constitution ng Cotabato City sa Pangasamoro government under the organic law ay simple lang ang requirement. Ang requirement nito ay bumoto ng yes yung mga tao sa isang plebisito. Yun po ay nangyari na a year ago na nagsabi yung mga kababayan natin na gusto nilang maging parte ng Pangasamoro Autonomous Region in Busli, Mindanao. So yun po yung requirement lang. Wala hong dagdag na requirement yung batas para mapasali yung teritoryo mo. And therefore, we cannot add additional requirement when the law does not require that. So, limbawa, yung pong ang provision niya sa batas, within 3 months yung turnover ng opisina at teritoryo na sasali dun sa Pangasamoro Autonomous Region. Lapas na po tayo 3 months from the effectivity ng plebiscite. So, overdue na rin po yung turnover. So, kailangan na rin pumasok. Yung administrative code, yung mga iba pang code, yun po ay mga batas na kailangan gawin ng Pangasamoro Autonomous Region in Busli, Mindanao. Specifically, yung parliament niya. But itong enactment ng mga batas na to, hindi naman requirement para dun sa turnover. Bakit? Maski na wala kang local government code, may provision naman dun sa organic law. Nagsasabi, yung subsisting regional laws will continue to operate hanggat hindi binabago ng parliament. So yung pa rin naman yung mga batas na tumatakbo. Unless pinasa natin yung local government code na pinapropose para sa Pangasamoro. Yung administrative code, the ARMM was founded in 1990. Nagkaroon lang ng administrative code yan in 2011 nung ako ang executive secretary. So from the period 1990 to 2010, wala namang administrative code yung ARMM. Pero tumakbo naman siya. So, hindi yung requirement yun. Na-comply na yung requirement under the law, which is a plebiscite, dapat po ipatupad na yun. Oo, what about yung sinasabi niya, may petition pa sila dun sa result ng POL? Makaka-apekto ba yun? Pwede ba nilang gawin rason yun para hindi i-accept yung turnover? Basic lang naman po yung batas. Pagka ano yung sinabi ng batas, dapat sundin yun. Unless meron kang very specific order from an authorized agency or a court na hindi ipatupad yung batas. Wala ka naman pong directive or issuance coming from any authority that includes courts. Kasi wala pa rin kaming nare-receive na petition. Hindi rin namin alam kung meron ba talagang naka-file na petition para i-question una, yung constitutionality ng organic law o kaya yung validity ng plebiscite. So, unless we have that specific order from the court, hindi ho pwedeng harangin yung turnover. So, ibig sabihin nyo, sir, tuloy-tuloy ang turnover po kasi sabi nyo nga po, lampas na tayo ng 3 months, dapat ginawa na yan. Yun po ang commitment ng national government doon sa meeting sa Davao kung saan nagkaroon ng meeting yung Intergovernmental Relations Body. Yung pong national government ang nagsabi mismo na ito turn over na nila. Yun din po yung nirepeat ni Secretary Anyo kay Chief Minister noong kita sila sa Malacanang para doon sa signing ceremony ng General Appropriations Act for 2020 ng Government of the Philippines. So, wala ho kaming nare-receive na directive o kaya sulat from the national government na binabago nila yung commitment nila from turning over the agencies, offices in the city of Cotabato.